바나 호낭 딕마나 트라굴루한 사바나 호낭 가바야 밤 사바 Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ang araw na ito, ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Kristo. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagkapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ipinagbubuti ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa napila mong pagkikapurihan, Panginoong Diyos, kapangyarihan sa lahat.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala na iyong pagkapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaing, paghahain ni lahat, ng ialay si isa. Ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alam. Ang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akain mo sa iyong habag lahat kami iyong alagad sa buhay mo. Walang wakas. Alleluia! Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.
Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko silang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo man na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, tayo ay natitipon upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya. At sa banal na Eukaristiya, ginugunita natin ang pag-alay ng Panginoon ng kanyang katawan at dugo. Bagamat magandang pagnilayan ang mga bagay na ito, magandang ipaalala sa atin na ang pagdiriwang ng Eukaristiya ay pagdiriwang ng pagkapasalamat sa Diyos. Kaya tayo nagdiriwang ng Eukaristiya upang tayo ay magpasalamat sa lahat ng biyayang ating tinatanggap mula sa Kanya. Sana po ganyan pa din yung ating disposisyon. Kapag dumadalo tayo ng misa, wag lang sana nating tingnan ito bilang isang obligasyon, bilang isang seremonyas, bagkos makita natin ito na paraan o daan upang tayo ay patuloy na magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko po na sa bawat pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya, tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal sa atin ng Diyos. Tayo ay nagpapasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay po na nagbibigay saya sa akin bilang isang pari ay kapag nagbibigay ako ng komunyon. At nakikita ko po ang mga batang pumipilas sa komunyon. Lalong-lalo na po yung mga batang hindi pa ho nagpa-first communion. Nakita na ho ba kayo nun? Yung batang dala-dala ng kanilang mga magulang o kaya yung batang nakikipila? Bakit ho ako natutuwa doon? Kasi ho baka sa mukha ng mga batang iyon na nandoon yung kanilang kasabikan na matanggap si Jesus sa pamamagitan ng banal na komunyon. Nandoon yung kanilang excitement na balang araw tatanggap din ako niyan. Pero ano po yung nakakalungkot? Ang nakakalungkot, minsan tayo na po na nakatanggap ng unang komunyon. Bakit? Tila parang nagiging ordinaryo na lang sa atin na yung tinatanggap natin parang tinapay na lang. At hindi natin minsan nakikita na iyon ay katawan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Iyon ay katawan ni Jesus. Kaya nga sa araw na ito, magandang magbalik tanaw. Yung mga panahon na nandoon pa yung kasabikan natin na tumanggap sa katawan ni Jesus. Yung panahon na nandoon pa yung excitement natin na tanggapin ang katawan ni Jesus. Dahil yun din ang mga panahon na yun ang magpapaalala sa atin na ang tinatanggap natin ay si Jesus. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin,
ng Corpus Christi ng katawan at dugo ni Jesus. Nawa, makita natin na ang bawat tinatanggap natin sa banal na Eukaristiya ay hindi lamang simpleng ostya, kundi ang tinatanggap natin walang iba kundi si Jesus. Kaya nga ho, mapapansin natin, ang isang bagay din ho na tila nagpapakilabot sa puso ko bilang isang pari, kapag dumarating na po tayo sa punto ng konsekrasyon sa misa. Bakit? Sa mga oras na sa sinasabi ko po yung ito ang katawan, ito ang aking katawan na iaalay para sa iyo. Hindi naman ho ako karapat dapat. Marami din naman akong pagkakasala. Marami din naman akong pagkukulang. Pero naalala ko ho yung karanasan din ng mga Israelita sa ating unang pagbasa para sa araw na ito. At ano po yung kanilang karanasan? Di ba ho, nagutom sila. Nagutom sila papunta sa lupang pangako na sila ay nasa disyerto. Kaya ano ang kanilang ginawa? Nagreklamo sila sa Diyos. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng tinapay. Ito po yung tinatawag nating mana. Nung sila ay nauuhaw, ano ang ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng tubig. Yung tubig na walang hanggan. Ano po ang pinupunto natin, mga kapatid? Walang karapat dapat sa atin, pero ang Diyos nagiging mapagbigay. At nung nagbigay ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang buong sarili, laman at dugo. Sa madaling salita, hindi inisip ng Diyos yung kanyang sarili, bagkos laging nauuna sa pag-iisip ng Diyos, tayo ang iba. Kaya nga, kapag binabanggit natin ito, inahandog ko ito para sa iyo. Yung katawan at dugo ni Jesus ang kanyang ibinigay. Dahil kapag nagbigay ang Diyos, lagi itong buong-buo. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ano ang hamon sa atin? Lahat ng tumatanggap kay Kristo, dapat maging kagaya ni Kristo. Meron tayong kasabihan sa Ingles, we become what we eat. Tayo po, tumatanggap tayo ng komunyon halos linggo-linggo. Tinatanggap natin si Jesus halos araw-araw kapag tayo ay araw-araw na dumadalo ng misa. Pero ilan sa atin dito, mga kapatid, ang nagiging kagaya talaga ng Panginoon? Aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na minsan pagkatanggap pa lang natin ng komunyon, nakikipag-away na kagad tayo. Diba? Minsan nga, pipila pa lang para tanggapin ang komunyon, nakikipagsigawan na, ayaw nang magpasingit. Diba? Minsan, paglabas pa lang natin ng simbahan, nagmumura na tayo. Minsan ho, may karanasan ho ako dito. Nung unang beses ko pong magmisa dito sa Quiapo, nung nakaraang taon, nakabunggu po ako dito ng motor, dyan sa bridge. No? At nung humihingi ako ng patawad, pinagmumura ho ako nung nabunggu ko. Naiintindihan ko naman ho. Nabunggu ko siya eh. Sabi niya sa akin, walang iya ka. Kakasimba ko lang. Minura ako. Nung tinanggal ko ho yung face mask ko at humingi ako ng patawad, sabi niya sa akin, teka, parang ikaw yung nagmisa.
Pero mga kapatid, normal naman huminsan na tayo ay nagagalit. Pero minsan, pagkatanggap natin ng komunyon, parang wala namang epekto minsan. Parang hindi naman tayo nagiging kamukha ni Jesus. Panawagan sa atin ng ikalawang pagbasa, lahat ng tumatanggap kay Jesus, nagiging kamukha ni Jesus. Lahat ng tumatanggap sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ano ang dapat nating gayahin sa Kanya? Na hindi lamang dapat unahin ang sarili, bagkus unahin at tingnan ang mga taong nangangailangan sa ating paligid. Alam niyo ho, doon ho sa dati kong parokya, dati ho akong naka-assign sa ermita. At doon ho, marami hong walang matirahan, marami hong homeless. Lalong-lalo na ho nung pandemya. Kaya ho, kapag nagbibigay ho kami ng makakain sa kanila, nakakatuwa ho. Bakit? Dahil lagi silang sumisigaw ng biyaya. Minsan natanong ko, bakit ka sumisigaw ng biyaya? Kasi ho, Father, nakatanggap ako, dapat makatanggap din yung mga kasamahan ko. Pero isang araw, sinabihan nila ako, Father, sabi niya, huwag ka lang dito sa may kalaw magbigay. Marami pa kaming kasamahan doon sa may Taft Avenue. Tila napaisip po ako, sabi ko, tingnan mo itong tao na ito. Walang wala. Pero laging iniisip o may kakayanan pa siyang isipin ang iba. Nakakalungkot huminsan sa atin kung sino pa yung meron, sila yung ayaw mawalan. Kung sino pa yung may kakayanan, sila pa yung nagiging makasarili. Mga kapatid, si Jesus sumasa atin. Lagi siyang sumasa atin. Pero tandaan natin, siya din ay para sa atin. Kaya yan din ang hamon sa atin, mga kapatid. Tumatanggap tayo kay Jesus, dumadalo tayo ng Eukaristiya upang magpasalamat sa biyaya. At kung tayo ay nakatanggap ng biyaya, tandaan natin, ang biyayang ito ay hindi lang para sa atin, kundi ang biyayang ito ay dapat ding ipamahagi sa iba. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ho ng banal na misa natin para sa umagang ito, yan ho ang paalala sa atin. Patuloy na magpasalamat sa biyaya. Pangalawa, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sumasa atin lagi. Pero dapat din nating alalahanin at intindihin na siya din ay para sa atin. Kung siya ay sumasa atin, ang buhay natin marunong ding tumingin para sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, tinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus, na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong Anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ibuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang maging hangarin ng mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kalagayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas na natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay ang katawan at dugo ni Jesus hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinaiiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa luha ng katawan dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at ang gulan, Panginoon Diyos nating lahat. Digmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023.
Announcement for Corpus Christi. Ngayon po ay pagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon mamaya ng kabanal-banalang sakramento o Eucharistic procession pagkatapos ng ikatlo ng hapon ng misa. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin na Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon, at samahan ng ating simbahan ay magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na paikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba